hospital after the scene. Sa mental. Sa mental. Ang PSY at ako'y naging bahagi nito. Alam ko naman po kung gaano kasikat ang tambala ng Katniel at kung gaano kasikat yung show para po maisama ako doon. Isang araw pa lang po ako nakikita sa TV. Parang napanood na po ako ng kalahati ng populasyon ng mundo. Ganun po kasikat yung PSY. Kaya maraming salamat po, Dalagdago, at maisama mo kami dito sa kampanya mo bilang barangay captain. Memorable po na mga eksena. Ay, na yung eksena ng pinaka-memorable para sa akin. Yung unang-unang eksena po namin ni Suna magkasama. Kasi, ano po, hindi naman po kami, dito lang po kami sa PSY matagal nagkasama. Before, nagkasama kami isang beses sa MMK. Tapos yun lang po, isang araw lang. Tapos ngayon po, kaya po medyo nahirapan kami yung unang-unang eksena namin na yun. Kasi, kailangan po, parang mayakap namin yung bagong role namin na dapat ganito talaga, na hindi ko naman po usual nagiging roles. Dati po, nung sa God to Believe, medyo kontrabida ako doon, tapos medyo maldita, ganyan. Tapos ngayon, kailangan kong baliin, kailangan kong maging komedyante, kailangan kong palighten. Kinakapapa namin kung... Siyempre, first day, kinakapa namin yung characters namin, si Direk, kinakapa kami kung paano kami i-handle. Mahirap, pero okay lang. Sacrifices, ganun talaga yun. And maganda naman ang kinalabasan, kaya after nun, di mo na lang mararamdaman yung hirap. Mararamdaman mo siguro yung sakit ng araw sa balat mo, pero buwawala din naman yung eventually. Ikaw ba, anong pinakamahirap para sa'yo? At ako may tanong din ako kay ano kay bago mo ano po yun ay other than that sagutin mo rin Christine, Catherine, kung sino ang mas masakit na sampal kung kay Ami o kay Claudia kay Jody kasi dumugo ang labi mo kay Ami ano naman kaya ang dumugo sa inang sinampal pa naman ni Jody hindi masyado malakas yung kay Ate Jody kasi parang hindi tamamo or sinadya mo yan, ate. Pero hindi masyado eh. Pero siguro mas masakit yung kay Tita Ami kasi marami. Pero inalalayan din naman ni Tita Ami. Nagkato lang na tumama talaga sa labi. But yung kinalabasan naman, yun yung importante. Okay naman pareho na yun. Yung pinaka-memorable na scene po, yung palengke scene, yung all-star cast yun. Tapos, hindi madali yung location, as in, nasa totoong palengke talaga kami, may malalaking daga na parang pusa talaga na lumalabas sila. Pag nabubulabog sila, dumadaan lang sila dyan, as in, lahat nagpapanik na. Kahit di kayo takot sa daga, matatakot po kayo pag nakita nyo. So, aside sa heavy, naglalampaso sila sa floor. Hindi, yun. Kasi, aside from the emotion na hindi siya madali kasi heavy drama, nagkakagulo lahat, nagsasabunatan physically, and nakaka-drain siya emotionally. Mahirap yung, parang nagsama-sama lahat sa isang scene. Kaya pagkatapos ng scene na yun, parang lahat, ang sarap ng pakiramdam. Tapos napanood namin na, wow, ang ganda ng kinalabasan. Parang worth it lahat ng, yung mga doubles din namin, hospital sila, may mga nagsuka, ganyan. But it was all worth it. So, thankful kami kasi, nakisama lahat nung day na yun. Ano pang aabangan namin? Kahit ano lang, medyo sample lang. Kahit hindi mo i-reveal yung sobra. Babalik kami kung saan kami nagsimula. So doon magkakaroon ng ano, ng talagang, yun na yung pinali talaga ng pasabo. So hindi ko pa ma-reveal, pero nung ikinikwento ni Henry ang creative manager namin kanina, parang oh my god yung feeling mo talagang aatakihin ka sa puso, parang gano'n. Pero yun, may papangako ko na ano, na kung hindi niyo bibitawan yung kwento for the last week, talagang masisiyan naman yung mga audience. Diego, hindi ka ba natakot nung una na ikaw yung gagawin nila? Siyempre, yung mga fans, di ba? Siyempre, grabe yung fans nila. Katniel, di ba? Hindi ka natakot na nakisumpa-sumpa ka nila? Oo naman po. Pero anong experience mo nung doing na si David eh, malapit pa kay Tina?
Nakakatanggap ka ba ng mga pambabash nila sa... Death threats? Mga ganun po? Meron naman po. lahat naman siya ito na napapartner sa Katniel. I mean, even I'm sure Sue, naranasan niya po. Meron po talagang mga diehard na fan nila Katrina at Daniel. Kaya naiintindihan mo naman namin na it's because of their love for them. Pero may times na below the belt yung mga sinasabi, pero may times na tungkol lang sa character. Si David, hindi tungkol sa akin. But then again, yes, there are times na tungkol na talaga sa akin. Kung natatakot ako, hindi naman po. I mean, it's part of the job. And it's a blessing to work with this cast. Grabe ang cast ng Pangako Sa'yo. So I learned a lot. And it was fun to work with Catherine and DJ again. So I was happy na nasama ako dito. So it doesn't really matter about the bashers. I mean, kung if you focus on the positive things naman, bali wala lang naman yung mga bashers ngayon.